daan-daan na nakipaglibing sa pinaslang na architecture student ng Occidental Mindoro State College na si Edin Joy Villasete. Sa bawat araw na lumilipas, nawala pang linaw kung sino nasa likod ng krimen, lalong tumitindi ang pagsigaw nila ng katarungan. Nasira po ang kanyang inabukasan. Nakawa po ko sa mga natulungan po ninyo ako. Tulungan niyo po kami na magawa na ano po ng hustisya. Sana po matulungan kami, hustisya po ang kailangan namin. Para sa mga kaibigan at kaklase, masipag at mabait si Edin Joy na desididong maging arkitekto. Mabait. Maasikaso po siya sa org. Siya po palagi inaasahan namin sa pagpaplano kasi magaling siya Vice President for Programs and Development. Isang special investigation task group na ang binuo ng Occidental Mindoro Provincial Police para tutukan ang kaso. Goal namin ngayon is ma-interview lahat ng occupant doon, apartment. Kasi yun na nga, yung nakita namin sa CCTV na mga alas 9 ng gabi, may pumapasok doon na mga nakamotor. Ayun, kinikilala namin yung mga pumapasok doon para tanungin yung mga occupant kung kaninong bisita yon. Biyernes ng umaga, nadiskubre ang bangkay ng biktima sa inuupahang apartment. Posible umanong ilang araw na itong patay. Tadtad ng saksak at may indikasyong ginhasa pa. Isa sa una nakadiskubre sa bangkay ni Edin Joy, ang kaibigan at kaklasing si Christian. Pinuntahan umano niya ang kaibigan sa apartment dahil ilang araw na nilang hindi siya makontak. Nakalakbo lahat, pintuan, bintana, and then hiningi ko po yung susi. Kaso po naka-double lock, kaya po sinula ko na lang po at sinira po yung double lock. So ayun po, mabaho na rin po talaga yung amoy. And then yung pinag-istayan po niyang higaan, wala po siya doon. So it means po, nasa taas po talaga siya. At nakabukas po din yung electric fan. Lumabas po ako saglit kasi po hindi ko po talaga kaya tignan yung kaibigan ko. Lampas na sa kalahating milyong piso ang pabuya sa ikalulutas ng kaso matapos mag-ambag na rin ang ilang concerned citizens. Panawagan natin sa lahat ng mga mga kababayan natin kung mayroong may nakakaalam ng impormasyon o kaya ay makakatulong para sa mas lalo mapadali yung pagdakip doon sa salarin ay makipagtulungan at nang mabigyan natin ng hustisya yung pagkamatay ng bata. Sa tindi ng galit ng publiko sa nangyaring krimen, nakiusap ang mga otoridad na magpakahinahon ang lahat at hayaan silang mag-imbestiga. Dennis Datu, ABS-CBN News. Tuloy-tuloy po ang ating pagpapatrol sa bayan mula Lunes hanggang Biyernes sa TV Patrol alas 6:30 ng gabi hanggang Sabado at Linggo sa TV Patrol Weekend. Sa bago nitong oras, alas 5:30 ng hapon.